ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Kung mahal mo, poprotektahan mo. Gagawin mo ang lahat, masiguro lamang na hindi siya masasaktan. Ni magalusan man lang. Ikaw ka barangay, paano mo nga ba pinoprotektahan ang mahal mo? Dear Papa Dudut, magandang araw po at sa mga tagapakinig ng Barangay Love Stories sa nangungunang radio station sa bansang Barangay LS 97.1. Ako nga pala si Dindo, 35 years old at certified kabarangay. Neto lang nangyari ang gusto kong ibahagi sa inyo sa ngayon. Ilalahad ko ang bahaging ito ng aking buhay dahil kailangan ko ng makakaunawa sa sitwasyong kasalukuyan naming pinagdadaanan ng mas bata kong kapatid na si Cecil. Mas matanda ako sa kanya ng 10 taon. Kahit malaki ang agwat namin sa edad ay hindi naman yon nakasagabal para maging malapit kami sa isa't isa. Lalo na noong sabay na namatay ang mga magulang namin. Nakatulong yon lalo para mas makilala pa namin ang isa't isa. 25 years old ako nang namatay mula sa aksidente sa motor ang mga magulang namin 2 araw bago magpasko. Nagpunta ng Divisoria ang mga magulang ko sakay ng isang motor para bumili ng mga regalo para sa aming magkakapatid at sa mga inaanak nila. Masaya pa silang nagpaalam sa amin at nagtanong ng mga gusto naming pasalubong. Hindi namin inakalang magkapatid na iyon na pala ang huling beses na maririnig namin ang mga boses nila at makikita ang mga nakangiti nilang mukha. Para akong pinatay sa nalaman kong balita tungkol sa mga magulang ko. Una kong naisip si Cecil. 15 anyos pa lamang siya noon at hindi ko alam kung paano ipapaunawa sa ganong edad ang masakit na sinapit ng mga magulang namin. Pero kinailangan kong sabihin ang totoo at tulad ng inaasahan ko ay hindi yon naunawaan ni Cecil. Mula sa unang araw ng lamay hanggang sa 40 days, nina nanay at tatay ay hindi ko nagawang mapangitiman lang ang kapatid ko, maging ang sarili ko. Mas lalo nga akong nahirapan, lalo na at nakikita kong hindi na sanay na hindi makatabi ng kapatid ko ang mga magulang ko sa gabi. Ginawa ko ang lahat para manumbalik kami sa dati pero hindi na yon naging posible. Ang tanging pinaintindi ko na lamang kay Cecil ay kailangan naming umabante kahit nawala ang mga magulang namin sa aming mga tabi. Pinangako ko naman sa kanya na hindi namin makakalimutan lahat ng alaala namin bilang pamilya. Pinangako ko sa kanya na aalalahanin namin lahat ng masasayang alaala ng mga magulang namin para hindi namin maramdaman ang pagkawala nila. Kasabay noon ay ang paghigop namin ng mainit na sabaw ng sinigang sa aming bakuran na madalas naming ginagawa noong buhay pa ang mga magulang namin. Yon ang naging tradisyon ng pamilya at pinagpatuloy namin yon kahit na wala na sila, Papa Dudut. Sigurado ka bang nilagay mo ng patis tong sabaw ng sinigang natin? O kahit asin man lang sana? Oo nga! Baka mga gaya na naman dati na puro asim lang, ha? Kaya nga sinigang, di ba, kasi maasim? Ala nga namang tamisan ko. Wala naman ako sinabing tamisan mo. Ang sabi ko, lagyan mo naman ng alat. Ang arte mo talaga, kuya. Ikaw na kaya magluto lagi. Pinapaalala ko lang sa'yo. Para naman, kapag nagkukwentuhan tayo habang umihigop ng sabaw, eh hindi tayo puro ngiwi dahil sa asin. Oo na nga, natuto na ako. Tikman mo muna kasi. Sige nga. Sakto ang asim at alat.
Natuto ka na nga. Ikaw lang naman tong walang tiwala sa akin eh. Si nanay kaya lagi ang walang tiwala sa'yo. Ouch ha? Pinaalala mo pa talaga? Eh di ba yun naman ang tradisyon natin magkapatid? Alalahanin ang mga magulang natin at kung paano tayo dati habang humihigop ng sabaw na sinigang. Kasi naman bungad mo sa akin agad yung kawalang tiwala ni nanay sa akin sa… Pagdating lang naman sa kusina. Ano bang alam ko? Eh elementary pa lang ako dati. Puro laro lang ang alam ko. Ano bang pakialam ko kung ano ba dapat ang mauna sa pagigisa? Kung sibuyas o bawang ba? Naalala ko nung tinanong ka ni nanay tungkol dyan dati. Sagot mo, mantika ang dapat mauna. Tama naman ako, diba? Paano mo nga naman magigisa yung sibuyas o bawang kung walang mantika? Alam naman ni nanay na tama ka ron. Kaya lang, hindi niya matanggap na naisahan mo siya. Kaya niya ako hinabol ng sandok at pinalo sa balikat nung maabutan niya ako. Ikaw lang naman ang kayang sumagot ng ganun kay nanay. Kaya nga laging sinasabi ni tatay na nakahanap si nanay ng katapat. Magkaugali raw kami. Ikaw lang talagang naging katapat ni nanay. Manang-mana ka nga sa kanya. Kaya natatawa na lang kami ni tatay kasi parang nagsasalamin lang si nanay pag magkaharap kayo. Tapos di niya gusto yung nakikita niya. Kaya laging mainit ang ulo sa akin ni nanay. Hindi naman lagi mainit ang ulo sa inyo ni nanay. Natcha-challenge lang siya kasi nga kaya mo siyang labanan. Si tatay nga hindi kayang gawin yun eh. Siguro kung nakikita tayo ni nanay ngayon, umuusok na yung tenga niya sa inis. At panigurado kung nakikita tayo ni tatay ngayon, panay naman ang tawa nun. Kumusta na kaya sila, no? Ayun, nakahiga sa ulap. Malambot na ulap. May sinigang kaya sa langit? Speaking of langit, sa langit kaya nagtatanong pa rin si nanay kung anong mauuna sa pagigisa? Kung bawang ba o sibuyas? Sana may kirubin na sumagot ng mantika. Kung may sandok lang sa langit, baka habulin niya rin yung kirubin na sasagot ng mantika. Hindi niya mahahabol yung kirubin na yun. Bakit naman? Ang bilis kaya tumakbo ni nanay. Nakakalipad yung kirubin, di makakasabay si nanay. Malay mo naman, sa tagal na nila sa langit ni tatay eh, may pakpak na rin sila. Paano kaya no, kung pritong pakpak ng manok ang ibinigay sa kanila? Paano kaya sila makakalipad? Tapos ang flavor, cheese! Lagot talaga tayo sa kanila rito. Hayaan mo na. Masyadong malayo ng langit sa atin. Hindi nila tayo maaabot. Saka kung naririnig man nila tayo ngayon, panigurado, choppy ang tunog natin sa kanila. Walang signal sa langit. Di ka sure. Paano kung teki na rin pala ron? Baka mas mabilis pa ang internet nila kaysa sa ating nasa lupa. Ay, refill ka ng sabaw kuya. Para kaming niyayakap ng init ng sabaw ng sinigang sa tuwing pinag-uusapan namin ang mga alaalang iniwan ng mga magulang namin. Ang tradisyon namin yon, ang nakapagpaparamdam sa amin na kasama pa rin namin sila. Parang yakap nga yon ang mga magulang namin at wala na kaming balak ihinto yon. Madalas ay nakakadalawang basong sinigang kami bago kami pumasok ng bahay para ipagpatuloy ang mga ginagawa namin. Pareho kaming naka-work from home dahil online ang trabaho namin. Malakas naman ang naging kita namin, una kong nakahanap ng trabaho online at saka ko naman pinasok ang kapatid kong si Cecil after niyang makapagtapos sa kolehiyo. Naging stable kaming pareho at kahit kaya naman naming humiwalay sa isa't isa para magkaroon ng sariling bahay ay di namin ginawa yon. Mas pinili pa rin naming magsama sa lumang bahay ng mga magulang namin dahil doon ay feeling namin ay safe kami. Kahit pinayo na sa amin ng mga kakilala namin na mas magandang ibenta na ang bahay dahil marami nang sira dahil sa kalumaan. Tumanggi kami dahil hindi nila alam kung gaano kami napasaya ng bahay na yon noong nabubuhay pa ang mga magulang namin. Papa Dudut, hindi naman naging madali ang simula ng buhay namin mula noong nawala ang mga magulang namin. May trabaho na ako noon pero alam kong hindi sapat yon, lalo na't iniisip ko ang pangkolehiyo ni Cecil. Kaya naman sinipagan ko at inumpisahan ko na ang pag-iipon para kapag tumungtong na siya sa kolehiyo ay meron na kami kaagad bala para sa tuition. Sa awa naman ng Diyos ay nagawa ko naman at naging sapat yon para hindi magkaproblema si Cecil sa kolehiyo. Wala nga lang akong naipon para sa sarili ko. Pero pinangako ko na lamang na babawi ako oras na makapagtapos si Cecil. Hindi naman na-delay sa pag-aaral si Cecil at siniguro niyang makakapagtapos siya on time dahil nahihiya na rin daw siya sa akin.
Nagpapasalamat talaga ako dahil very considerate ang kapatid kong yon. Nagtulungan na kami sa mga gastusin noong nagkaroon na rin siya ng trabaho. At paunti-unti ay napagawa na namin ang mga sira ng bahay na madalas ay pinipintasan ng mga kakilala namin. Hanggang sa napaayos na namin ang tuluyan ang bahay. Mas lalo kaming nagkaroon ng dahilan para hindi na umalis doon. Kulang na lang maging ice candy sa lamig tong sabaw ng sinigang ah. Bunti ko nang gawing ice candy para ibenta sa mga bata sa labas. Bakit ang lamig? Initin ko muna sa microwave. Sira yung microwave. Bilhin na lang tayo bukas. Luma na rin naman yung atin. May kala naman tayo ah. Wala ng gas. Sakto, pagkatapos magluto ng sinigang, naubos na. Bibili rin tayo nun bukas. No ba yan? Eh kung maaga ka lang sana umuwi kanina, di naabutan mo mainit yan. Na-traffic nga ako. Bumawi na lang tayo sa susunod kapag nakabili na ng mga kailangan. Hawakan mo na lang na mahigpit yung baso. Baka sakaling makakuha ng init sa mga palad mo. Ay, mas malamig pa tong sinigang kaysa sa love life mo eh. Dinamay mo na naman ako. Bakit kasi wala ka pang love life? Sa tradisyon natin, hindi kasama ang pag-usapan ng love life ko ah. Isali na natin kapag malamig ang sabaw para makarelate ka. Hindi pwede. Para to sa mga magulang natin. Maiintindihan ni nanay at tatay kung love life mo naman ang pag-uusapan natin. I-update naman natin sila sa mga nangyayari sa atin. Wala namang i-update. Ganun pa rin. Bokya pa rin. Bakit nga kasi? Gwapo ka naman. Ang daming babaeng nag-heart sa mga post mo sa Facebook. At nalaman mo pa talaga yon? Stalker ka, no? Kasi nga gusto kong maintindihan kung bakit wala ka pa rin girlfriend. Change topic na. Pag-usapan na lang natin mga naging GF ni tatay bago naging sila ni nanay. Gusto mo pang pag-awayin yung mag-asawa sa langit sa topic na yan, ha? Alam mo namang selosa si nanay. Hayaan mo sila mag-away dun. Magsabong silang parang mga manok. Tapos yung referee, yung manok ni San Pedro, no? Sana walang referee. Matira matibay na lang. So bakit nga wala ka pang nagiging GF? O baka may naging girlfriend ka na tapos ayaw mo lang magkwento? Ay nako, topic na nga manok ni San Pedro. Bumalik pa talaga sa love life ko. Alam mo, di kita titigilan. Ikaw kaya ang manok ko sa topic na to? Para matigil ka na, wala pa akong naging GF. BF? Uy, mas lalong wala, no? Bakit nga? Kasi hindi ako interesado. Wala akong time. Okay na ako mag-isa. Di ka ba nalulungkot na wala kang kasama? Andyan ka naman. Okay na ako ron. Paano pag nag-asawa na ako? Hoy, bata ka pa. Anong pag nag-asawa ka ng pinagsasabi mo? Ano bang bata pa ako? Hello? Nagbabayad na kaya ako ng tax? Basta hindi ka pa pwede mag-asawa. Eh boyfriend pwede? Hindi rin. Grabe ka naman! Huwag mo naman akong igaya sa'yo, natatandang binata. Aminin mo nga sa akin, may naliligaw ba sa'yo? Paano yung post mo ng mga selfie nitong nakaraan ah? Tignan mo tong taong to. Nakikita mo naman pala yung mga post ko sa Facebook tapos di mo man lang nila like. Cecil? May natitipuhan lang naman ako pero hindi naman nanliligaw. Baste din mo yun. Di pa nga nanliligaw, paano ko ba baste din? Kapag nanliligaw sa'yo, baste din mo kagad. Kapag di mo ginawa, papalitan ko talaga password ng wifi natin para hindi ka makapag-post ng selfie mo. Ang OA mo kuya ha, kung makapagdikta ka naman dyan akala mo. Di nga masarap ang malamig na sabaw ng sinigang. Bumawi na lang tayo bukas kapag may microwave at gas na. Nag-change topic ka kapag love life mong pinag-uusapan. Tapos kapag love life ko naman, change topic din? May allergy ka ba sa pag-ibig? Wala akong allergy sa pag-ibig, Papa Dudut. Hindi ako nagpapantal o nangangati tuwing pag-ibig ang pinag-uusapan. Hindi lang talaga ako noon komportable sa ganong klase ng usapan. Lalo na kung tungkol yon sa love life ni Cecil. Siguro'y nasanay lamang ako na inaalagaan siya. Nasanay lamang ako na ako lang ang lalaki sa buhay niya. Hindi ko naisip na dalaga na siya dahil ang tingin ko pa rin sa kanya ay 10 taong gulang na kailangan ng gabay ko. Naging overprotective ako sa kanya at hindi nyo naman ako masisisi dahil siya na lamang ang pamilyang meron ako.
na sanay akong pinoprotektahan siya at naisip ko pa lamang na masasaktan siya pagdating sa pag-ibig ay nasasaktan ako. Baka hindi ko matansya ang sarili ko at kung ano pa ang magawa ko sa lalaking mananakit sa kanya. Ganon ako mag-overthink noon pagdating sa kapakanan ni Cecil. Kaya nga isa sa mga dahilan ko kung bakit hindi ako nagkaroon ng love life ay para hindi na rin niya ako gayahin. Kaya lang ay hindi yun umubra dahil na-curious pa rin siya pagdating sa pag-ibig. Natakot ako, aaminin ko. Pagkatapos ng naging usapan namin ay pumasok na ako sa kwarto at nakaramdam naman si Cecil na bad mood ako. Kaya nagpaalam na rin siya para magpahinga. Bit-bit ko pa rin noon ang sabaw ng sinigang. Pinatong ko sa mesa ng kwarto ko habang nakatulala ako at nag-overthink sa kalagayan ni Cecil. Hindi ko na namalayan na nadampot ko ulit ang baso ng sinigang at saka ako humigo. Hindi ko inarintana kung malamig na ang sabaw. Parang yun noon ang paraan ko para maramdaman ko kahit konti ang presensya ng magulang ko. Para bang humingi ako noon ng yakap sa mga magulang ko sa takot na nararamdaman ko para kay Cecil. Pagkatapos ng dalawang higop sa sabaw ay para pa rin akong niyakap. Parang naramdaman ko ang mga magulang ko ng mga oras na yon. Para bang pinapaalala nila sa akin na kailangan ko pa rin protektahan ang kapatid ko sa mga lalaking posibleng pumasok sa buhay niya para saktan siya. At yun nga ang ginawa ko sa mga sumunod na araw na nararamdaman kong handa ng magmahalang kapatid ko. Noon naman ay muli akong natakot. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Dumaan ang mga araw at nangyari na nga ang kinakatakutan ko. Nandigaw na ng opisyal ang natitipuhan ni Cecil. Itago na lang natin siya sa pangalang Marco. Kaedad lamang ng aking kapatid. Nalaman ko na matagal nang sinusubukang magparamdam ni Marco kay Cecil pero nag-alangan siya dahil akala niya ay walang gusto sa kanya ang kapatid ko. Mas lalo ko nainis lalo na noong nalaman kong si Cecil ang unang lumapit para makipagharutan doon kay Marco. Proud pang nakwento yon sa akin ni Cecil at pilit kong pinakalma ang sarili ko dahil baka may masabi lamang akong hindi maganda. Hinayaan ko siyang malayang magkwento sa mga ganap sa kanilang dalawa ni Marco para makapako kung kaya ko bang tanggapin at pagkatiwalaan ang lalaking yon. Hanggang sa sinabi na ni Cecil sa akin na inimbitahan na nga niya itong si Marco para pumunta sa aming bahay. Gusto kasi ni Cecil na makilala ko si Marco bago niya sagutin. Pilit kong tinago ang galit dahil mukhang seseryosohin na ni Cecil ang lalaking yon. Hindi pwede at ayoko. Nagset ng date si Cecil at sinakto niyang day off naming tatlo para hindi ako makahanap ng rason para tumanggi. Magaling din talaga si Cecil dahil kaya niyang gumawa ng paraan para mapapayag ako sa gusto niya. Isang bagay na namana niya sa aming nanay. Hindi ko pinaghandaan ang pagkikita naming yon ni Marco. Hindi ko nga alam kung anong eksaktong sasabihin sa kanya ng time na yon. Hinayaan ko lamang ang emosyon ko ang mag-guide sa akin sa tamang gagawin. Nagluto nga si Cecil ng sabaw ng sinigang at nais daw niyang i-share kay Marco ang tradisyon namin. Gusto ko siyang harangin noon sa gusto niyang mangyari dahil sa aming pamilya lamang ang tradisyong yon. Hindi ko lang nagawang pigilan si Cecil dahil nakita ko siyang masaya habang niluluto ang sabaw. Pakanta-kanta pa siya noon sa kusina at kahit nakangiti siya ay bakas sa noo at mga mata niya ang kaba dahil ipapakilala na niya sa akin ang lalaking nagugustuhan niya, Papa Dudut. Marco,
Mamalo ka lang dyan ng sabaw. Huwag kang mahiya sa amin ni Kuya Dindo. Amoy pa lang ng sinigang. Mukhang kikiligin na ako hanggang bukas. Sana sinigang na lang ako. Para sa akin kakiligin. Sinigang ka naman talaga. Kasi kinikilig ka sa akin. Kasi maasim ka. Ay naku Kuya Dindo, nakikisali ka na naman. Eh bakit pala ako nandito kung ayaw mo makisali ako sa usapan niyo ni Marco? Okay lang po yun. Kain na po tayo. Ay teka, nasan pala yung kanin? Bakit ka naghahanap ng kanin? Para po sa sinigang. Di po ba dapat kinakaninan to? Cecil, hindi mo naturoan tong bata mo ah. Marco, hindi kasi kami nagkakanin pag sinigang. Ha? Eh, ano sinasabay nyo? Mashed potato? Buttered vegetables? Sabaw lang talaga ng sinigang ang hinahanda namin ni Kuya Dindo. Tapos, dito namin sa bakuran hihigupin yung sabaw habang nagkukwentuhan tungkol sa mga magulang namin. Ah, ito pala talaga yung tradisyon nyo. Sorry, nung sinabi mo kasi sa akin yung tungkol sa sinigang, matik na naipares ko na agad sa mainit na kanin. Pasensya na, nakasanayan lang. Naku, huwag ka mag-sorry. Kami lang naman kasi ang gumagawa niyan. Saka baka magulat ka ah. Literal na sabaw lang ng sinigang ang matitikman mo. Walang ibang rekado. Sabaw lang talaga na maasim. Wala kahit ano? Kahit gabi? Kahit yung siling green? Wala ring baboy? Kasama naman yun sa pagluluto ng sinigang namin. Kaya lang, sa tradisyon namin, hindi namin sinasamang kainin yung rekado. Sabaw lang talaga. Kung gusto mo sabayan mo ng ibang pagkain, ako madalas sinasabay ko sa pandesal na tostado. Tostadong pandesal at sabaw ng sinigang? Oo. Tapos si Kuya naman madalas sinasabay niya sa Yossi. Parang kape niyo pala tong sabaw ng sinigang. Pinapares niyo sa Yossi at pandesal. Tama. Yun nga ang nangyayari. Ang weird ah. Mukhang may problema ka sa pagsisinigang namin ah. Ay, wala po. Nakakatuwa nga po kasi ngayon ko lang nalaman yung ganitong tradisyon. Mukhang sanay ka mamlastik, no? Kuya! Nabigla lang po. Gusto ko rin pong mapasali sa tradisyon nyo. Bakit? Pamilya ka ba namin? Kuya naman! Cecil, nagbibiro lang naman kuya mo. Alam ko na yung mga ganyang galawan ng mga lalaki. Kunwari, interesado kayo malaman ng mga bagay tungkol sa babaeng nililigawan nyo. Pero ang totoo, gusto nyo lang talaga sila mapasagot kagad. Ay, hindi po ako ganun. Huwag ako. Pag kinukumpronta na kayo, ganyan lahat ang sagot nyo. Kuya, tama na please. Tama na. Kaya mo nga siya din lalarito para makilatis ko, di ba? Pwede namang mangilatis nang hindi nagpapakita ng kabastusan, di ba? Kabastusan? Sanay lang ako sa derechahan. Kung gusto ng lalaki na to na makuha ang tiwala at pagmamahal mo, dumaan muna siya sa akin. Alam mo, kuya? Naiintindihan ko ang kuya mo, Cecil. Kahit ako, sa bunso kong kapatid, overprotective din ako. Babae rin kasi si bunso tulad mo. Kuya Dindo, alam ko ang pakiramdam mo. Kuya rin ako. Hindi mo alam ang pakiramdam ko. Alam ko po yun. Alam mo? So alam mong ayoko sa'yo. Yun kasi ang nararamdaman ko. Madali lang naman magbago ang nararamdaman ng tao. Madali namang mabago ang nararamdaman ng tao. Maliban sa akin. Kasi ayoko sa'yo. Marco, sa susunod ka nalang humigop ng sinigang. Mukhang mapaklatong nagawa ko. Okay lang bang umuwi ka na muna? Cecil. Pero kung gusto mo talagang makatikim ng sinigang, pwede tayong kumain dyan sa karinderya malapit sa kalsada. Doon may sahog na, may kanin pa. Tara? Hindi na ako tinignan pa ni Cecil nang tumayo na siya para ayain ang umalis si Marco. Si Marco naman ay nag-alangan kung magpapaalam ba sa akin o hahabol na sa mabilis na lakad ni Cecil. Sa huli, mas nang ibabaw ang kagustuhan ni Marco na maging maayos sa harapan ko. Tumango siya at sinabing aalis na siya. Hindi naman ako sumagot sa pagtango niya. Kunwari na lamang ay nagsasalok na ako ng sabaw ng sinigang sa baso ko. Parang ang hinihintay pa ako ni Marco na sumagot sa kanya at para hindi na niya yon hintayin pa ay kunwari na lamang ay hinahanap ko ang Yossi at ang lighter ko. Nakaramdam naman ang mokong. Nang makaalis na silang dalawa ay saka ko nilabas ang Yossi at lighter sa aking bulsa. Nagsindi ako ng Yossi at humithit ng dalawang beses bago ako humigop ng sabaw ng sinigang.
Mag-isa kong inalala ang mga magulang ko. Pero hindi ko yun nagawa ng maayos dahil nangibabaw ang galit ko kay Marco. Inasahan ko namang hindi magiging maganda ang unang pagkikita naming dalawa at mas lalong inasahan kong hindi magiging maganda ang mga susunod pa naming pagkaharap. Yun sana ang gusto kong maintindihan noon ni Cecil. Ilang oras akong nakatambay sa bakuran at halos ako na ang umubos ng sabaw ng sinigang na ginawa ni Cecil. Hinintay ko ang kapatid ko na makabalik para makapag-usap kami tungkol kay Marco. Siniguro ko na matatauhan ang kapatid ko oras na makausap ko siya nang kaming dalawa na lamang. Kaya lang nilamok na ako sa bakuran namin. Pero hindi pa rin umuwi si Cecil. Nag-alala naman ako pero hindi ko siya kinontak. Pumasok na lamang ako sa loob ng bahay para kainin ang rekado ng sinigang. Nakalagay yon sa loob ng ref at hindi ko na nga pinainit pa at pinapako na lamang kahit sobrang lamig na ng mga yon. Nang nabusog ako ay nakatulog na lamang ako sa sala. Sakto na doon ako natulog para mabilis kung maaabutan si Cecil kung nakauwi na ito. Kaya lang inumaga na ako sa paghihintay pero walang Cecil ang umuwi ng bahay. Kaya naman tinawagan ko siya pero hindi sumagot. Tinawagan ko ulit ng ilang beses hanggang sa nagbukas ang pintuan at tumambad sa akin si Cecil na mukhang bagong gising lamang. Suot pa rin ang damit na gamit niya noong kasama niya si Marco. Napuyos ako sa galit at may hinala ako na nagpalipas siya ng gabi sa bahay ng lalaking yon, Papa Dudut. At ngayon ka lang. Magpapahinga na muna ako. Pagod ako. Pinagod ka ni Marco? Ang bastos kuya ha, ang bastos mo. Ikaw ang bastos. Hindi ka man lang nagpaalam na hindi ka uuwi. Patas na tayo. Bastos ka rin naman kahapon. Pinahiya mo ako sa harapan ni Marco. Hindi ko ang pinahiya ko. Si Marco, ang hina mo pumikap. Pinahiya mo rin ako sa ginawa mo. Ano na lang ang iisipin ni Marco? Pinalaki akong bastos ng kuya ko? Yan ba natutunan mo sa kakasama sa lalaking yun? Marunong ka na sumagot-sagot sa akin ngayon? Natuto ako sa'yo, kuya. Dahil sa kagaspangan ng ugali mo, kaya kailangan ko na magsalita ng ganito. Hindi pwedeng ganun ang asta mo sa lahat ng taong pinapakilala ko sa'yo. Kay Marco lang magiging magaspang ang ugali ko. Masyado kang mapanghusga. Isang beses mo palang siyang nakikita, pero pinamukha mo na agad na kilalang kilala mo na siya. Lalaki ako, kaya alam ko. Huwag mong gamitin sandata lagi ang gender mo. Hindi lahat ng lalaki parehas mo mag-isip. Kitid ng utak mo? Ganyan ba lahat ng lalaki o talagang ikaw lang ang pinagpala na maging ganyan? Bastos ka! Baka nakakalimutan mo kung sino nang taguhid sa'yo nung bata ka pa. Oo, ikaw na! May utang na loob na ako sa'yo. Ipapamukha mo ba lagi sa'kin yan? Para makuha mo lahat ng gusto mo? Kung kailangan, bakit hindi? Hindi ko kailangan yan, kuya. Kailangan kong magtiwala ka sa mga desisyon ko para sa sarili ko kasi nasa tamang edad na ako. Hindi na ako yung batang Cecil na pwede mong mapasunod at mauto sa 3 pirasong candy at soft drinks. Kahit nasa tamang edad ka, nasa poder pa rin kita. Baka nakakalimutan mong bahay to ng mga magulang natin na pinamana sa ating dalawa. May karapatan ako sa bahay na to. Hindi mo rin ako pinapalamon. May sarili akong trabaho. Trabaho na hindi mo nakuha kung hindi dahil sa akin. Kaya huwag mo akong pagbalakihan. So ganito na lang lagi? Isusumbat mo lahat ng tinulong mo sa akin sa tuwing hindi mo ako napapasunod sa gusto mo? Sabi ko nga, kung kailangan, bakit hindi? Hindi mo na ako madadaan sa ganyan. May sarili akong utak para magdesisyon kung ano ang gusto ko. Kung gusto kong makasama si Marco, tanggapin mo yon. Kasi yun ang desisyon ko. Kasi buhay ko to. Buhay mo na utang mo sa akin. Kung meron man akong pinagkakautangan ng buhay ko, sina nanay at tatay yun. Ako ang nagtuloy ng buhay mo nung nawala sila. Huwag mong kalimutan yan. Sa inaasta mo sa akin ngayon, ang sarap na lang kalimutan lahat ng tinulong mo. Wala kang utang na loob. Wala kang puso. Wala kang alam sa pagmamahal kaya ganyan ka magsalita. Subukan mo kayang magmahal para maintindihan mo ako. Hindi yung puro galit lang ang pinapairal mo sa puso mo. Hindi galit ang umiiral sa akin. Nag-aalala lang ako sa'yo. Hindi yun ang nakikita ko. Puno ka ng galit.
Puro sarili mong iniisip mo. Gusto mo lahat ng tao susunod sa'yo. Kung nagagawa mo yan sa iba, sa akin hindi yan uubra. Isipin mo na kung anong gusto mo isipin. Alam kong dahilan ko kung bakit ko ito ginagawa. Lahat ng to para sa'yo. Sa huli, ikaw din na maikinabang dito. Talaga? Bakit sa nakikita ko ikaw lang ang makikinabang sa lahat ng to? Dahil sa mga inasta mo, na iba na ang tingin ko sa'yo. Masyado kang makasarili. Wala kang puso. Wala kang alam sa pagmamahal. Wala! Walang puso, walang alam sa pagmamahal. Yon ang tumatak sa isipan ko na ng mga huling sinabi ni Cecil bago siya nag-walk out at nagkulong sa kwarto. Hindi na ako nakasagot at wala naman akong balak na sumagot pa. Hindi niya alam ang sinasabi niya, yon ang nasa isipan ko noon. Hindi porket hindi ako nagkukwento sa kanya tungkol sa love life ko ay hindi na ako marunong magmahal. Kung meron man akong ipagyayabang, yon ay ang kapasidad ko para magbigay ng totoong pagmamahal. Hindi yon nalaman ni Cecil, Papa Dudut. Tanging ako lamang ang nakakaalam noon. Maski ang mga magulang ko ay hindi rin yon nalaman noong nabubuhay pa sila. Kahit nakatawid na sila sa kabilang buhay, alam kong wala pa rin silang alam. Magaling akong maglihim sa nararamdaman ko. Isang bagay na hindi ko alam kung makakatulong ba sa akin sa pakikisama ko sa ibang tao o iyon ang magiging dahilan para mas lalo silang lumayo sa akin. Sa naging pagtatalo namin ni Cecil ay napatunayan kong lumayo ang loob ng tao sa akin dahil sa mga lihim ko. Marunong akong magmahal, yon ang totoo. Minsan sa buhay ko ay may isa akong babaeng minahal ng lubos. Pero alam kong kailangan kong pigilan ang nararamdaman ko. Hindi ko nagawang sabihin sa kanya ang totoo dahil alam kong hindi niya ako pwedeng mahalin tulad ng pagmamahal ko sa kanya. Ilang beses kong pinangarap na makasama siya pero hindi yon pinayagan ng tadhana. Nilihim ko ang nararamdaman ko ng ilang taon. At masakit para sa akin na hindi ko magawang kalimutan ang unang pag-ibig ko na marahil ay huli ko na rin. Kahit ilang beses kong sinubukang palakasin ang loob ko para sabihin ang katotohanan ay nakulangan pa rin ako. Alam ko noon sa sarili kong walang pag-asa kahit na ilang beses naming baliktarin ang mundo. Kilala siya ni Cecil, kilalang kilala. Kaya nga hindi ko magawang sabihin kay Cecil ang tungkol dito dahil ayokong mabigla siya. Hanggang isang araw ay nasanay na lamang ako na tinatago ang nararamdaman ko. Kung ang kapalit naman noon ay hindi magulo ang tahimik ko ng mundo, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nagkaroon na ng tensyon sa pagitan naming dalawa ni Cecil. Wala akong ibang sinisisi kundi si Marco. Alam kong may kasalanan din ako sa mga nangyari pero ang hirap kasing ipaintindi kay Cecil ang intensyon ko. Para lang din naman sa kanya ang ginagawa ko noon. Iniiwasan na niya ako at pinaparamdam sa akin na galit siya. Bilang isang kuya at bilang isang nakakatanda sa kanya ay pinakita ko rin ang pagkayamot ko sa kanya. Kung ano ang turing niya sa akin noon ay ganun din ang sinukli ko. Hindi ako nagpatinag dahil alam kong nasa tama ako. Binigyan ko lamang siya ng oras para ma-realize lahat ng yon. Kaya lang ay tumagal na pero mas lalo lang umigting ang tensyon sa pagitan naming dalawa. Kaya natakot na rin ako na yun na ang maging mitsa ng pagkabuwag ng masayang pagsasama namin. Ako na rin ang nakaisip na magpakumbaba. Alam kong wala na akong mahihintay sa kanya noon kaya bilang isang kuya o bilang isang nakakatanda. Ako na lamang ang gagawa ng paraan para maibaba na rin niya ang kanyang pride. Isang araw ng Sabado wala kaming pasok pareho. Nagpa siya akong magluto ng sabaw ng sinigang para mapagsaluhan namin. Yun din ang paraang nakita ko para magkaayos na kami. Kapag nagkakatampuhan kasi kami dati, sinigang lang ang katapat para magkaayos kami. Malaki ang tiwala ko noon na mapag-aayos kami ng mainit na sabaw ng sinigang. Sinarapan ko ang pagluluto,
pinaasim ko tulad ng gusto niya. Ewan ko na lang kung hindi pa bababa ang pride niya noon. Habang hinahalo ko nga ang sabaw at habang inaalis ko ang mga rekados, dinasal ko sa mga magulang ko na sana'y matulungan nila kami ni Cecil para magkaayos. Kinakabahan man pero nilapitan ko si Cecil sa bakuran para iabot ang isang tasa ng mainit na sabaw ng sinigang. Tinignan niya lamang ako at nagbalik na sa pagkuskos ng kuko niya. Nilapag ko sa mesang katabi niya ang tasa ng sinigang. Saka ako naupo paharap sa kanya, Papa Dudut. Mas importante pa ba yung kuko mo? Unahin mo na higupin yung sabaw ng sinigang. Nakarami na ako ng sabaw ng nilagang baka kanina. Ayos na ako. Kuko ko na ang priority ko ngayon. Hindi ka naman kumakain ng nilagang baka. Di ba ayaw mo nun? Lagi mo sinasabi kulang sa sipa ang nilaga. Kaya nga hindi ka maganang kumain pag yun ang nakahain. Malakas yung sipa ng nilagang baka sa kanto. Mas may sipa tong sinigang ko. Dali na, tikman mo. Hindi magandang paghaluin ang nilagang baka tsaka sinigang. Bakit? Magsisipaan ba sila sa tiyan mo? So ganito na lang yun, kuya? Anong ganito lang yun? Makikipag-usap ka ulit sa akin na parang walang nangyari. Alam ko kung ano nangyari. Gusto ko lang magkaayos na tayo. Bumalik sa dati. Kaya nga lumapit na ako. Kaya nga pinagluto na kita ng sinigang. Walang kahit na anong sinigang sa mundo magpapawala ng galit ko sa'yo. Ako na nga ito nagpapakumbaba. Ikaw pa itong lalo nagmamataas. Dapat lang namang magpakumbaba ka. At dapat lang sa'yo na magmataas? Ganun ba? Alam mo, ikaw ang mali rito, kuya. Bakit naman pipigilan mo ako na magmataas? Eh ako naman itong tama. Kahit ikaw ang tama, magpakumbaba ka pa rin. Paano tayo magkakaayos niyan? Sino bang nagsabi sa'yo yung gusto ko makipag-ayos sa'yo? Gusto mo habang buhay na lang tayo magkagalit? Yun ba gusto mo? Sabi mo nga dati, kung kailangan, bakit hindi? Huwag kang pilosopo. Hindi pagiging pilosopo yon, pagiging totoo yon. Yan ba ang natutunan mo kay Marco? Ang sagutin ako ng pabalang? Kung meron man ako natutunan kay Marco, yun ay lumugar at ipaglaban ng tama. Lalo na kung nasa katwiran ako. Masyado pa kayong bata para maintindihan kung anong tama sa mali. At sino ka para magdikta kung ano lang ang kaya ng utak naming mga bata? Mula ngayon, hindi ka na pwede makipagkita kay Marco. Sino ka para pigilan ako? Kuya mo ako. Ako nagpalaki sa'yo. Eddie, thank you. Huwag kang ganyan sumagot. Paano ba dapat? Kailangan ba nakaluhod ako? Cecil, sumusobra ka na. Ikaw din naman ah. Talaga ba? Ayoko na makipagtalo sa'yo. Aalis na ako. Ubusin mo yung sinigang mo. At saan ka pupunta? Kay Marco? Sa lahat ng sinabi mo, diyan ka lang tumama. Pinupunti mo talaga akong babae ka, ha? Halika rito! Bitawan mo ako, kuya! Pumasok ka sa loob ng bahay kung ayaw mo kalagkarin kita hanggang bubungan! Kuya, ano ba? Nasasaktan ako! Hayaan mo na ako makalis! Kuya, please! Ngayon bigla ang babayet? Hindi! Walang aalis ng bahay! Tara dito! Bilisan mo maglaan! Bitawan mo ako! Aray! Jen! Pumasok ka sa kwarto mo! Ano ba problema mo? Hindi ka lalabas sa kwarto mo! Diyan ka lang! Huwag kang lalabas! Pinaghampas noon ni Cecil ang pintuan ng kwarto niya para makalabas siya pero nagawa ko yung ikandado mula sa labas ng kwarto. Nagpasalamat talaga ako na may mga nakahandang pangkandado ang mga kwarto namin na ginawa ng tatay namin noong nabubuhay pa siya. Para lang maging safe ang mga gamit namin, lalo na tuwing may mga bumibisita sa amin o tuwing lumalabas kami. Bigla ko lang yung naalala ilang araw bago ako nagpasyang ikandado si Cecil sa kwarto niya. Opo, Papa Dudut. Plinano ko talaga yon na ikulong siya oras na magpumilit siyang puntahan si Marco. Hindi ko pa nga dapat yon ginawa noong araw na yon kaso'y hindi na ako nakapagtimpi. Inunahan ako ng galit at kinulong siya roon. Hindi na halos makasigaw noon si Cecil. Puro pagkalampag lang ang ginawa niya sa pintuan. Pinakiusapan ko siyang magpakalma muna roon bago ko yon bubuksan. Sinubukan kong ipaliwanag sa kanya na wala naman akong balak na masama. Gusto ko lang noon na napag-isipan niyang mabuti ang mga susunod niyang gagawin. Sinabi ko rin na hindi ako komportable
na pupuntahan niya si Marco, lalo't hindi maganda ang relasyon naming magkapatid ng mga oras na yon. Ayokong ma-brainwash ni Marco si Cecil. Hindi ako sinagot ni Cecil at puro lamang siya noon hampas sa pintuan. Halata ang galit niya noon, pero paulit-ulit kong sinasabi sa kanya na kumalma muna siya bago ko palabasin ang kwarto. Pinatay ko ang wifi at ang cellphone naman niya ay naiwan niya sa bakuran. Kaya hindi ako nagkaproblema kung meron siyang tatawagan noon para isumbong ang ginawa ko. Nasa labas lamang ako noon ng pintuan niya at hihintay na tapusin niya ang pagkalabog sa pintuan para mapagbuksan ko na siya. Wala pang isang oras ay tumahimik na sa loob ng kwarto ni Cecil. Pinakiramdaman ko ulit siya para masiguradong kalmado na siya. Noong mapansin kong ayos na si Cecil ay saka ko binuksan ang pintuan. Handa na ako noon na kausapin siya at hiniling ko na sana'y ganun din siya. Wala naman akong ibang gustong mangyari kundi ang magkaayos kami, pero sadyang matigas lang talaga ang ulo niya noon na pinalalapa ng pride niya. Pagkabukas ko ng pintuan ay nakita ko siyang nakaupo sa gilid ng kama niya. Napatingin siya sa akin at kita ko ang talim ng tingin niya sa akin. Sa kanya ako sinugod para sampalin. Kinalagkad mo ako dito sa kwarto tapos kinulog mo ako! Ginawa ko lang yun para kumalma ka! Ginawa mo lang yun para ilayo ko kay Marco! Ano susunod? Ikukulong mo na ako sa garahe natin? Hindi mo ako papakainin? Tapos mas lalo mo ako sasaktan? Wala akong balak na gawin isa man sa mga nabanggit mo! Gusto ko lang magkausap tayo ng maayos! Yung kalmado! Kaya ako naisip tayo kulong ka saglit dito sa kwarto mo! Wala naman akong balak na ikulong ka habang buhay. Gusto ko lang... Gusto mo lang ako ikulong sa buhay mo, ganun ba? Para mapasunod mo ako sa lahat ng gusto mo tulad ng mga bata tayo? Cecil, hindi ganun ang... Wala nang namatay ang mga magulang natin. Wala akong ibang ginawa kundi sundin lahat ng gusto mo. Mula sa mga damit na isusuot ko hanggang sa mga kakaibiganin ko. Ikaw lahat! Ikaw lagi ang nasusunod! Sumunod ako sa iyo noon kasi takot ako na madismaya kita. Ikaw na lang kasi ang pamilya ko at kapag nawala ka pa, hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Ganun din naman ako eh. Kaya nga pinoprotektahan kita kay Marco. O sa kahit na sinong lalaki kasi ayaw kitang mawala. Ikaw lang ang pamilya ko. Magkaiba tayo, kuya. Ayaw kitang mawala sa buhay ko dati. Kaya lahat sinusunod ko. Pero itong ginawa mo sa akin, hindi ko na ito mapalampasin. Hayaan mo naman akong maging masaya sa desisyon ko. Hayaan mo akong pumili kung sino gusto kong makasama sa buhay ko. Kailangan kitang tulungan sa mga desisyon mo. Hindi mo pa alam ang kailangan mo. Maniwala ka. Ikaw ang maniwala sa akin, kuya. Kaya ko na ang sarili ko. Buong buhay ko, wala naman akong ibang ginawa kundi sundin ang gusto mo. Ibigay mo na ito sa akin ngayon. Hayaan mo na ako maging masaya kay Marco. O sa kahit ang sinong tao na pipiliin kong makasama. Hindi. Hindi ko kaya. Hindi mo naman kailangan kayanin. Kailangan mo lang tanggapin. Hindi na ako bata na dapat mo laging bantayan. Hindi mo na problema bawat kilos ko. May sarili na akong utak, kuya. Hindi mo kasi maintindihan. Ikaw ang hindi ko maintindihan. Mahal kita, Cecil. Ginagawa ko to bilang kuya mo. Alam ko minsan sumusobra na ako. Pero nagagawa ko lang yun sa takot na baka masaktan ka. Kung masaktan man ako, kusa akong matututo. Hindi mo na kailangan problemahin yun. Hindi mo maalis sa akin na hindi yung problemahin. Kasi mahal kita. Hindi ganyan ang pagmamahal, kuya. Marunong umanawa ang totoong nagmamahal. Hindi mo ako totoong mahal, kuya. Hindi! Maniwala ka, Cecil. Please, ginagawa ko lang to para maiparamdam sa'yo na mahal kita. Hindi! Hindi ko maintindihan.
Kasi iba yung klase ng pagmamahal ko. Yung pagmamahal na binigay sa atin ng mga magulang natin nung buhay sila. Yun ang kailangan kong pagmamahal. Yun ang hindi mo kailanman naibigay sa akin. Minahal kita sa paraang alam ko. Pero hindi yan ang kailangan ko. Mabuti ngayon pa lang, magkalimutan na tayo. Salamat dahil binuhay mo ko. Salamat sa mga sakripisyo mo para sa akin. Kaya ko ang sarili ko. Cecil! Bumalik ka rito! Cecil! Cecil, mahal kita! Mahal na mahal kita! Cecil, mahal kita, mahal na mahal kita. Ito na marahil ang pinakatotoong sinabi ko sa buong buhay ko. Ito na rin ang sekretong matagal ko nang tinatago. Mahal ko si Cecil, Papa Dudut, hindi bilang isang kapatid kundi bilang isang babae. Bago niyo ko pandirihan ang revelasyon kong ito, ay gusto kong iklaro na hindi kami totoong magkapatid ni Cecil. Ampun lamang ako ng mga magulang namin. Inakala nila noon na hindi na sila magkakaroon ng anak kaya inampon nila ko. Naging lihim ito at nalaman ko lamang ang totoo noong nagbinata na ako. Tinanggap ko naman yon at nagpasalamat pa nga dahil binigyan ako ng Diyos ng maayos na magulang na kukup-kup sa akin. Hindi kailanman sa mamang loob ko na isa lamang akong ampon. Sa pagdaan ng mga taon, isang himalang nangyari, nabuntis si nanay at yon na marahil ang pinakamasayang araw para sa kanila ni tatay. Naging masaya ako para sa aming pamilya. Wala akong ibang naramdaman noon kundi ang saya na may matatawag na akong kapatid sa wakas. At doon na nga dumating sa buhay namin si Cecil. Hindi niya nalaman kailanman na isa lamang akong ampon. Minahal ko siya at prinotektahan mula nung pinanganak siya hanggang sa nakatungtong na siya ng eskwelahan. Kaya lang ang naging problema noong nagdadalaga na siya. At mas naging malapit kami sa isa't isa ay nahulog naman ako sa kanya. Hindi ko yon pinaalam sa kahit na sino dahil alam kong hindi nila maiintindihan ang sitwasyon ko. Hindi ko rin naman sila masisisi dahil ganun din ang nangyari sa akin. Hindi ko rin naiintindihan ang sitwasyon. Hindi ko naiintindihan ang sarili ko kung bakit ako umiibig sa kapatid ko. Kaya nasaktan ako ng sinabi ni Cecil na hindi ako marunong magmahal. Dahil kung alam lamang niya ang buong buhay ko ay siya lamang ang babaeng minahal ko. Ilang beses ko namang sinubukang takasan ang nararamdaman ko pero hindi ko nagawa yon. Hinayaan ko na lamang na lumala ang nararamdaman ko hanggang isang araw, pinamukha sa akin ang tadhana na hindi talaga kami para sa isa't isa dahil nahulog na siya sa iba. At alam ko na kahit anong mangyari, hindi naman niya ako pwedeng mahalin. At alam ko na kapag nalaman niya ang totoong nararamdaman ko ay lalayuan niya ako. Papa Dudut, hindi ko na alam ang gagawin ko sa sitwasyon namin ni Cecil. Ano ba ang dapat kong gawin? Wala na akong balita sa kanya dahil kinuha na niya lahat ng gamit niya. Natakot na rin akong hanapin siya at kausapin dahil baka mas lalo siyang magalit sa akin. Sana po ay magawa ninyo akong matulungan sa problemang kinakaharap ko sa ngayon. Sa tulong ng inyong number one na programang Barangay Love Stories, alam ko at panatag ako na may mapupuntahan ng kwento kong ito. Maraming salamat po sa inyong mga kabarangay, maraming salamat sa Barangay LS sa pagtatampok ng aking liham ngayong araw na ito. Umaasa ako sa inyong mga sagot at mga advice. Ako ang inyong kabarangay forever, Dindo. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 forever.